Hello and welcome dito sa ating YouTube channel. Namiss ko kayo mga lodi. So this is Miko Senpai at yup, I'm back. At sa video ngang ito ay tatalakayin natin itong mga leaks panel na lumabas para nga dito sa paparating na chapter 248 ng Tokyo Revengers. Mga lodi, almost 10 days akong hindi nag-upload. So bali ang dahilan kasi niyan mga lodi ay nagpahinga kasi talaga ako ng sobra-sobra. Pinahinga ko lahat-lahat mga lodi. At pinahinga ko talaga mga lodi yung mentalidad ko. Maraming stress, maraming problema at sabayan pa ng pressure sa paggawa ng content. Tas may mga negative pa na comments. Pero alam kong kasama na yon. Pero well, tao lang din naman kasi ako mga lodi, nakakapagod din. So bali yun nga, almost 10 days akong nawala at hindi nag-upload. At once again, ang dahilan nga nun ay nagpahinga po talaga ako ng sagad. Tsaka ito pa mga lodi, hindi ko na dapat ito sasabihin pero yun nga, hinanap ko lang talaga din sarili ko mga lodi. So bali yun nga, pagpasensyahan nyo na yun. Pero hindi ko ipagpapahingi ng pasensya sa inyo mga lodi yung nagawa kong pagpapahinga kasi talagang deserve ko yun. Kung alam nyo lang talaga. So yun na, tama na drama. So bali yun nga, let's G na mga lodi. Simulan na nating talakayan ng mga leaks panel na ito na lumabas para nga dito sa paparating na chapter 248 ng Tokyo Revengers. So let's G na. So bali yung unang leaks panel nga na lumabas para nga dito sa paparating na chapter 248 ay mga lodi, dalawa nga ang panel na ito, which is magkarugtong kasi at yop. Obvious naman mga lodi na flashback nga ni Mitsuya sa Hitani Brothers ang nilalaman ng dalawang panel na ito. Why? So kasi makikita nga natin na siya dito yung nagkukwento mga lodi. At based on summary nga ng dalawang leaks panel na ito, ay dito nga ay malalaman natin na dati pa pala na meet ni Mitsuya yung Hitani Brothers sa isang event noon sa Tokyo nung bata pa lang siya. And para sa akin nga mga lodi, I think ito yung mga panahong kasagsagan nito ng Hitani Brothers sa Roppongi District at that time. Anyways, so bali kababanggit ko nga lang kanina, so bali ay repeat, flashback story nga ito mga lodi ni Mitsuya sa Hitani Brothers. At ito nga yung summary ng dalawang leaks panel na ito mga lodi. So, bali sa leaks panel ngang ito ay sinasabi ni Mitsuya sa pagkukwento niya mismo na na-meet niya ng araw noon itong Hitani Brothers nung 13 years old pa lang siya sa isang festival event noon sa Tokyo, which is nakita niya ng araw mismo noon yung Hitani Brothers na dumaan mismo mga lodi sa harapan niya kasama yung buong gang neto. At sa unang tingin niya nga daw noon sa mga delinquents na kagaya nila, especially ng araw dito mga lodi sa Hitani Brothers na nangunguna ay mga lodi ang angas nga raw ng mga ito at ang cool nga raw ng mga ito sobra. So bali yan nga yung unang leaks panel na lumabas para nga dito sa paparating na chapter 248 ng Tokyo Revengers. So bali may konting analysis lang akong nabuo mga lodi at sa part ito ng Hitani Brothers na na-meet ni Mitsuya. So bali at the time na sabi ko na nga kanina, para sa akin nga ito yung kapanahunan ng Hitani Brothers sa Roppongi District, which is ito yung panahon na pinaghaharian nilang dalawang magkapatid ang Roppongi District. Totoy pa rito si Mitsuya. Pero remember, 13 years old na siya dito. And I think ito na rin mga lodi yung panahon na few months lang ay nakilala niya na si Draken at sila Mikey, Baji at Kasutora. Then mabilis ang bumalik tayo mga lodi sa nasabi kong ito yung unang beses ni Mitsuya na makakita no ng delinquents. So balik kaya ko nga nasabing ito yung unang beses pa lang na makakita siya ng delinquents noon ay kasi nga mga lodi, nung makita niya si Draken ay nung makitaan niya nga dito si Draken ang hikaw noon ay agad niya ngang nalaman na delinquent si Draken, which is agad niya ngang nakumpirma noon na delinquent si Draken. So bali ang nakonclude ko nga sa part na yon ay kaya niya nalaman o mabilis ang nakumpirma yon ay kasi nga mga lodi, nung makita niya yung Hitani Brothers noon at yung mga kasama na itong delinquents ay natandaan niya nga rito yung buong appearance ng mga to. Kaya nga ganun na lang yung pagkamangha niya diba, nabulol pa ako. At kasama na nga doon malamang yung hikaw kung natandaan niya ang lahat. Simpleng bagay pero konektado lahat mga lodi. Ganyan maglaro ng isip si Sensei Ken Makuwi. Nahuli ko na siya mga lods. At dahil dyan baka dumagsana yung mga content natin since marami talagang katanungan na hindi pa nasasagot sa loob ng TR hanggang sa ngayon. So bali yun nga mga lodi. Konting analysis lang naman.
So, bali sa pangalawang leaks panel naman ay mga lodi, makikita nga natin dito na tapos na nga si Senju sa mga Lepores ng Kanto Manjigang. Kaya dito nga ay makikita natin na may makakaharap na siyang top dog ng Kanto Manjigang. At yun, yung top dog nga na iyon ay walang iba kundi si Rochio Sansu mga lodi, yung kapatid niya. Kaya yun na nga mga lodi, official nga ditong sinasabi na Rochio Sansu na versus Kawaragi Senju ang labanan, magkapatid mga lodi. And dito naman sa pangatlong leaks panel at sa last na to mga lodi kasi pangatlong leaks panel na nga ito ay mga lodi makikita nga natin dito na kagaya ni Kawaragi Senju ay tapos na nga din dito mga lodi si Inupi sa mga Alepores ng Kanto Manjigang. Kaya dito nga ay sa top dog na din siya at yung top dog ngang nakaharap niya dito mga lodi ngayon ay walang iba mga lodi kundi si Wakasa Imaoshi. Official ngang sinasabi yan, si Wakasa Imaoshi which also known as Waka. Pero mga lodi, dapat pala ang kaharap pala talaga dito mga lodi ni Inupi ay si Coco. Pero ang problema nga lang dito mga lodi ay ayaw ni Coco mga lodi labanan si Inupi. Kaya ang humarap na nga lang dito mga lodi kay Inupi ay itong si Waka. Kaya si Waka yung nakaharap niya. So balik kung babalikan nga natin sa chapter 213 ay yop. Mga lodi, dahil nga doon ay alam natin na malaki talaga yung respeto ni Inupi sa mga living legend ng first generation ng Black Dragons Gang. Kaya dito nga, ewan ko mga lodi kung lalabanan niya si Waka. Pero I think lalabanan niya naman itong si Waka. Pero ang tanong nga lang dito mga lodi ay kaya niya kaya si Waka? Well, malakas din naman si Inupi, hindi natin siya pwedeng i-underestimate. At alam naman natin yon na malakas talaga siya. Kaya nakaka-excite na nga at excited na nga ako mga lodi sa magiging laban nila. At at the same time mga lodi, hindi rin natin pwedeng maliitin ang kakayahan ni Waka sa ngayon. Remember mga lodi, hindi pa siya kupas at kita naman natin yung liksi at lakas niya during the Three Deities Battle, di ba? Alam natin yung lakas niya. So yun nga, abangan natin yung magiging laban ng mga to. So bali yan nga lang mga lodi, yung information. So bali yan nga lang yung mga impormasyong nakalap natin para dito mga lodi sa paparating na chapter 248. At yup, gaya nga na sinabi ko sa last video natin, ay yung prediction ko nga doon ay para nga sa akin sa next chapter ay isang update chapter lang din yon. At well, mukhang tumpak naman kasi dalawa na nga, based dito nga sa leaks panel, yung bagong matchup na makikita natin, which is ito nga ang sinap, Kawaragi Senju vs. Rochio Sansu and Inupi vs. Waka. Tandaan nyo mga lodi, leaks panel pa lang to. Kaya nga ay baka hindi lang sila yung makikita natin na maglalaban. Kasi baka meron pa nga, di ba? Leaks panel pa lang kasi to. So bali abangan na nga lang natin yung official chapter 248. Excited na din ako mga lodi kung alam nyo lang. So bali yun nga. So bali hanggang dito na nga lang muna ang video ito. See you sa full summary spoiler na video natin para dito sa chapter 248. At hintayin nyo yung official chapter. Yung spoiler summary sa Tuesday ng madaling araw iyon nilalabas mga lodi, 12 or 1 AM. Kaya abangan nyo yan mga lods. At yung video naman natin para doon, I think mailalabas ko siya around 10 AM. Let's G mga lodi. Hanggang dito na lang to. Peace out. I'm back.